Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mga na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang pariseyong nagngangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol, saka nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teodas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga-Galilea noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala o ang pagpupunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos ipapalo at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan, alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan at do'y nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tanging aking mithi, Panginooy, makapiling. Ang tanging aking mithi, Panginooy, makapiling.
Tanglaw ko'y ang poon aking kaligtasan, kaya walang takot ako kaninuman. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Ang tanging aking mithiin, Panginoo'y makapiling. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa poon hiniling, na ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamamasdan ko at yaong patnubay niya ay mata mo. Ang tanging aking mithiin, Panginoo'y makapiling. Ako'y nananalig na bago mamatay. Masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Ang tanging aking mithiin, Panginoo'y makapiling. Magsitayo po ang lahat. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, na tinatawag din lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao, sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may 25 tinapay na sebada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin niyo sila." Wika ni Jesus, "Madamo sa lugar na iyon." Umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayon nga ang ginawa nila. At nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propeta. Tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari.
kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo muna tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyo mga minamahal na kapatid na naririto at kasama natin online. Good afternoon po. Araw po ng Biyernes, araw ng debosyon. Atin pong pasalamatan at papurihan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po yung mga katabi, pakisabi, magandang hapon. Pakitanong sa mga katabi, nagugutom na ba kayo? Parang nakakagutom po yung ating ebanghelyo ngayon. Narinig po natin si Jesus, nagpakain sa 5,000 mga kalalakihan at iba pang mga tao. Nagpakain hanggat sa gusto nila. Ano pong unang ipinapaalala nito? Yung una pong pinapaalala nito, kapag nakikita tayo ng Panginoon, kapag nakikita niya tayong nagugutom, hindi niya matiis na hindi magbigay at busugin tayo. Kaya naman hanggang sa ngayon, alam niya yung kagutuman ng ating mga buhay, hindi lang kagutuman ng tiyan, kagutuman ng ating kaluluwa. Kaya ang Panginoon itinalaga ang Eucharistia para hanggang sa ngayon, mabusog niya ang gutom nating mga puso. Tanging siya lamang, tanging ang Eucharistia lamang ang makakapagpuno ng ating mga buhay. Tanging makakapagpalago at makakadala sa atin sa kaligtasan. Tanging siya lamang sa Eucharistia. Kaya wag po kayong mag-alala. Papakainin namin kayo mamaya ng tinapay ng buhay. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano pong mahalaga pang ipinapaalala sa atin ang pagdiriwang natin sa araw ngayon? Ang isa pong mahalagang ipinapaalala pa sa atin ay ang Diyos patuloy na nagbibigay ng biyaya. At ang Diyos patuloy tayong gustong gamitin para mabiyayaan din ang iba. Kung makikita po natin sa Ebanghelyo, yung Diyos nakita nga natin na nagbahagi ng maraming tinapay at ng isda. Pero bago mabahagi iyon, tingnan po muna natin yung nangyari. Yung nangyari po, nung nakikita na nila Jesus na dumadating yung maraming tao, tinanong ni Jesus si Felipe, saan tayo kukuha ng ipapakain sa maraming taong ito? At yung sagot po ni Felipe, parang tayo rin po kung minsan, parang sagot din po natin. Bakit po? Yung sagot po ni Felipe, sabi niya, kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Parang kapag yung Panginoon nagbibigay ng hamon at ng oportunidad na maglingkod sa maraming tao, kapag tayo ay inaanyayahan, parang tayo kung minsan si Felipe, imbis na maghanap ng solusyon, meron agad excuses. Panginoon, wala po tayong ibibigay. Panginoon, wala tayong kakayahan. Wala akong kakayahan. Umiiwas agad sa paanyaya ng Diyos na maglingkod at magpakain ng mga nagugutom. Maganda pong tingnan sa ating mga buhay. Ganoon ba tayo kapag tayo ay tinatawag ng Diyos na maglingkod? Makikita po natin sa Ebanghelyo, saan nagmula yung pinaraming pagkain na tinapay at isda ng Panginoon? Nagmula sa isang batang lalaki na nagbahagi. Nagmula sa kakaunting mayroon siya. At yung kakaunting mayroon yung batang lalaki, ipinarami ng ating Panginoon. Yung kakaunting biyaya, pinalago at sumapat sa lahat ng nagugutom. Ano pong mahalagang paalala sa atin sa tagpong ito ng Ebanghelyo?
Kung tayo, aminin po natin, mayroon at mayroon namang ibinibigay sa atin ang Panginoon. At kung minsan, totoo naman, kakaunti lamang yung ating yaman, kakaunti yung ating kakayahan, kakaunti yung ating mga panahon. Pero tandaan po natin, yung mga kakaunting mayroon tayo, kapag nilagay natin sa kamay ng Panginoon, Siya po ang magpapalago nito. Siya ang gagawa ng paraan para yung mga kakaunting mayroon tayo sumapat sa mga taong dapat nating paglingkuran. Kung may kakaunti tayong panahon na pwedeng ialay sa Panginoon, ibigay po natin. Hindi po natin alam yung kakaunting ibinibigay natin na panahon para paglingkuran yung ating mga pamilya, yung ating mga kapwa, yung ating mga kaibigan. Baka yun yung kakaunting panahon na kailangan nila para sila ay magkaroon muli ng lakas at pag-asa sa buhay na ito. Meron pong kwento ng isang youth leader po. Nagkukwentuhan kami tungkol sa kanilang paglilingkod. Ngayon po ay matanda na po siya, nasa 50s na po siya. Sabi niya nung isang panahon daw nung kabataan niya, meron silang activity na sila ay makikipag-usap lang sa mga hindi nila kakilalang tao. At yung pag-uusapan nila tungkol sa Panginoon, tungkol sa kanilang karanasan, nakapagbigay siya ng kakaunting panahon. At alam niyo po, yung kanyang kinausap, nung araw na iyon, matapos ang ilang panahon, bumalik sa kanya, nakipag-usap sa kanya, at ang sabi sa kanya, "Brother, maraming salamat dahil iniligtas mo ako nung kinausap mo ako noon." Alam mo po ba, nung panahon na iyon, nag-iisip na akong kuhain yung sarili kong buhay. Pero dahil nandoon ka, dahil sa iyong pakikipag-usap, pagbibigay ng panahon sa akin, nabago yung aking isip. At ngayon, katulad mo, masaya rin akong naglilingkod sa ating Panginoon. Kakaunting panahon, kakaunting kakayahan, pakikinig at pagsama sa ating mga kapwa. Nagbunga dahil inalay sa Panginoon, dahil ang Panginoon ang inspirasyon. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, kahit kaunti lamang po yung mayroon tayo, patuloy po nating ialay sa Diyos dahil ang Diyos patuloy na magpupuno at magbibigay ng mga biyayang sapat para sa atin at sapat para ibahagi natin sa iba. Meron pa po akong isang kwento. Nung ako po ay nasa San Miguel pa dyan sa Malacañang, sa parokya po doon, ang usual araw po ng pagbabahagi namin sa mga nangangailangan ay Sabado po ng umaga. Nagtataka po kami habang nagmimisa kami ng Martes ng umaga, ay maraming dumadating sa simbahan na mga street dwellers. Sabi namin, may nag-announce ba sa atin na mamimigay tayo sa araw na ito? Kami-kami nag-uusap, wala naman po tayong in-announce sa kanila. Sa katunayan, sinabi natin nung nakaraang Sabado na susunod pang Sabado ang pagbibigay. Hindi naman po namin sila pwedeng paalisin nang walang natatanggap. At nakakatuwa po, dahil bago yung Martes na iyon, nung Linggo, meron pong isang eskwelahan na nagbigay ng mga relief goods, mga bigas, mga canned goods sa amin at nakatabi lang yun sa aming parokya. At yun po yung ginamit namin para ipamahagi dun sa mga biglaang dumating na mga nangangailangan. Ano pong paalala noon? Basta't bukas tayo at handa tayo palaging magbigay ng mga biyaya, yung Panginoon patuloy na magpapadala ng mga biyaya sa atin. At matandaan natin na yung mga biyayang ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon, hindi lamang para sa atin iyon. Para rin ito sa mga taong nangangailangan. Yung lalaking nagbahagi ng kanyang tinapay at isda, bukas sa pagbabahagi, kaya yung Panginoon nakakagawa ng milagro mula sa kabukasan ng buhay ng lalaking iyon, nakapagpakain ng maraming tao. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, palagi nawa tayong maging bukas
na magbahagi. Dahil ang mga taong bukas sa pagbabahagi, hinding-hindi pinapabayaan ng ating Panginoon. At yung huli ko pong gustong ipunto sa atin, yung mga biyayang natatanggap natin, kapag ginagamit natin para makatulong sa iba, ito po yung daan natin patungo sa kaligtasan. Paano po natin mas maiintindihan ito? Nung panahon po na ako ay nagtatrabaho, bago po ako magpa-ordena ng pari, sa akin pong lugar na pinagtatrabahuhan, yung iba kong mga katrabaho, sa akin nagtatanong ng tungkol sa pananampalataya at ng tungkol sa mga katanungan nila tungkol sa Diyos. At sabi nung isa kong katrabaho kong minsan, sabi niya, "Father, parang hindi sinasagot ng Diyos yung aking panalangin." Sabi ko, "Ano po bang panalangin ninyo?" "Panalangin ko po, Father, na yumaman. Parang hindi po ako yumayaman." "Sino po bang gustong yumaman?" "Wala." "Sana lahat tayo yumaman para marami tayong maibahagi." Pero sabi niya, "Yun nga, Father, parang hindi sinasagot ng Diyos yung aking panalangin." Sabi ko, "Maganda naman yung trabaho mo. Bakit hindi ka nakakaipon?" Ang sabi niya sa akin, "Father, kasi kapag nakakaipon ako, bigla namang mga nangangailangan sa pamilya ko. Hindi ko matiis na hindi maglabas ng aking naiipon para sa kanila. At kung minsan naman, mga mahalagang tao sa aking buhay, mga kaibigan ko, hindi ko matiis na iwanan lamang sila na hindi tinutulungan. Kaya ang ending po, Father, hindi talaga ako makaipon." Alam niyo po yung sabi ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, "Baka hindi yaman sa mundong ito ang pinapaipon sa iyo ng Panginoon. Baka yaman sa kalangitan. At yun yung pinakamahalagang yaman na dapat nating pag-ipunan. At makakaipon tayo ng yaman sa kalangitan kapag tayo ay gumagawa ng kabutihan sa ating mga kapwa." Sabi niya po sa akin, "Wala na po akong laban sa inyo, Father." Pero magandang maging maliwanag po sa ating lahat iyon na maintindihan na anuman yung biyayang ipinagkakaloob sa atin, ito ay biyaya, ibig sabihin nawa ito rin ay maging biyaya natin sa ating mga kapwa. At alam niyo po, nung naintindihan niya iyon at naging maliwanag sa kanya kung ano ba yung mas dapat pag-ipunan sa buhay na ito, matapos ang ilang mga panahon, nag-aabot na po siya ng pera sa akin. Maluwag na sa kanyang puso na magbigay, pero yung pera po hindi para sa akin. Ang sinasabi niya po sa akin, "Father, ito pong pera na ito para sa charity. Kayo na po ang bahala. Mas alam niyo po kung sino ang mas nangangailangan." Yung kanyang kakaunting yaman, inilalagay niya sa kamay ng Panginoon. At yung Panginoon, pinagbubunga at pinapalago iyon. Pinagbubunga hindi lang sa buhay ng mga natutulungan, pinagbubunga rin sa kanyang buhay mismo. Dahil yung kanyang buhay, pinapalago para makamit yung buhay na walang hanggan. At mga minamahal ko mga kapatid, nawa, ito yung patuloy na maging maliwanag sa ating mga kamalayan. Tayo ay patuloy na bibiyayaan ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ang nais lamang ng Panginoon, maalala natin na kung ano man yung ibinibigay niya sa atin, huwag manatili sa atin. Nawa yung kanyang mga ibinabahagi sa atin, maibahagi din natin sa iba. Dahil kung titingnan po natin, mayroon at mayroon tayong pwedeng ibigay sa mga kapatid nating nangangailangan. At gusto kong gamitin yung paghahalintulad na ito sa mga biyayang ating natatanggap. Hindi ho ba kapag yung mga pagkain, kapag tinatago lamang natin at yung mga sobrang pagkain, itinatago lang natin sa ating mga kusina, kalaunan, ano pong mangyayari doon? Mapapanis, mabubulok.
Kapag tayo po, yung mga biyayang ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon, yung mga sobra-sobrang biyaya, kapag itinago lamang natin sa sarili natin iyon, yung biyaya ng Diyos, mapapanis, masasayang. Pakitingnan nga po yung mga katabi ninyo, pakiamoy, amoy panis na ba? Hindi pa naman. Paanyaya po na palagi tayong maging bukas sa biyaya ng Diyos at maging bukas para magpadaloy ng biyaya ng Diyos. Ngayon pa lamang hanggang sa wakas ng ating mga buhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa himala ng pagpapakain ng 5,000 tao, ipinakikita sa atin ng ating Panginoon na ibibigay ng Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan. Hilingin natin sa Kanya ang lahat ng mabubuting bagay na may ipagkakaloob niya sa atin at sa bawat panalangin ng ating sasabihin, Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpakita ng katulad ng paghahabag na ipinamalas ni Jesus upang pakanin ang mga taong nagugutom, manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga Kristiyano naway tularan ang ginawa ng batang nagbahagi ng kanyang pagkain at magbahagi rin ng anumang maaaring makatulong sa mga nangangailangan, manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga kabataan naway matagpuan si Kristo bilang tugon sa kanilang pagkauhaw at pagkagutom, manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga may sakit naway makatanggap ng tulong para sa kanilang katawan at kaluluwa mula sa mga nangangalaga sa kanila, manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay naway makasalo sa walang hanggang piging sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin ng iyong bayang nagtitipon upang mag-alay at tanggapin ang handog na walang pagmamaliw, ang iyong anak na nabubuhay at nagaharing magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo ang lahat. Thank you.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig sa pagkabuhay niya bilang manunubos. Pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay.
Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng sabay-sabay ang Ama namin. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga ina ang iyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa ko. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Oh.
Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahin ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos na misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpapakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paalala sa atin sa bawat isa maging bukas sa pagbibigay ng biyaya ng Diyos. Yung biyaya po ng Diyos sa ating mga buhay, hindi lamang po ito yung mga material na bagay. Pwede pong panahon at mga talento. At nawa, yung mga biyayang mayroon tayo, makita natin at maibahagi rin natin sa iba upang tunay tayong maging daluyan ng biyaya ng ating Panginoon. Yung kakaunting mayroon tayo, ilagay natin sa kamay ng Panginoon upang palaguin niya at pagbungahin para sa ating kapwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Nawa sa pamamagitan ng bendisyon na ito ay maalala nila ang mga pangako nila sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.